The box below is at rest. What forces are acting on it? Tara, sagutin natin. Bago natin sagutin ang mga tanong, mag-review muna tayo ng mga bagay na alam natin tungkol sa force. Una, force is a push or pull on an object. So ito ay paghila o pagtulak sa mga bagay. Pangalawa, force is a vector quantity. Ibig sabihin, kailangan may direction. O ito, tip. Ang force pwedeng directed sa iba't ibang direksyon. Sa example, pwedeng pataas, pababa, pwedeng forward, pwedeng backward. O di kaya, pwede din namang pakanan, pakaliwa. Okay? Kung napapansin nyo sa mga examples na binibigay sa exams, minsan kailangan ng force positive, minsan kailangan ng force negative. Ang tip ko sa inyo, para isahan na lang ang inyong susundin, gamitin nyo yung coordinate system. So, lahat ng paakyat na force, positive. Lahat ng pababa, negative. Lahat ng pa-forward o pa-abante, positive. Lahat ng backward o pa-atras, negative. So, yan ang ginagamit kong system. So, makikita nyo mamaya kapag gravity, dahil lagi siyang downward, para sa akin, maganda na laging negative siya. Okay? O, panghuling punto sa ating review. Force affects motion of objects. Okay, anong ibig sabihin ko nun? Kapag ito ang object, at ang motion niya ay papunta dito, at ang force niya ay papunta rin dito, ito ay bibilis. Next scenario naman. Kung ikaw ay may cart na papunta dito, pero ang force ay baliktad, so opposing ang force sa motion, yung object babagal. O, ganyan ang epekto ng force sa motion of objects. Isa pang example nito ay ang pagtalon o jumping. So, pag tumalon ka, habang paakyat ang motion mo, hinihila ka ng gravity pababa. Kaya habang paakyat ka, or as you go up, you get slower. Pero pag pababa ka naman, ang motion mo ay pababa at ang gravity ay pababa rin. So, as you go down, you get faster or you fall faster. So, yan ang isa sa example ng point letter C. How force affects motion of objects. O, sa video na ito, aaralin natin ang apat na examples ng forces. Gravity, o yung tinatawag nating weight, normal force, tension, at yung frictional force. Sa frictional force, meron tayong dalawang uri, static at kinetic. O, bukod dito, may mga iba pang examples ng force. Okay? Katulad ng force on a spring, hindi natin aaralin yon sa video na ito. Kasi iba pang usapan yon. Hindi din natin aaralin yung centripetal force. O, hindi din yung kasama dito. Ang unang force na aaralin natin ay yung gravitational force. O simply, gravity. O kung mas simple pa, weight. Ang shorthand natin dito ay W. O weight. Minsan, ang ginagamit nila, FG, or gravitational force. Pwede din yan. Okay? Pareho lang yan. So, ang weight is equal to mass times G, mg. O, itong G na ito ay equal sa
-9.8 meters per second squared. O bakit negative? Kasi pababa. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, sinusunod ko yung Cartesian coordinate system. Kaya lahat ng gravitational force sa akin, nilalagyan ko ng negative kasi pababa siya. Always downward. So, bibigyan ko kayo na example, no? Kung ito yung ground mo, ito yung lupa, at meron kang box, yung force ng gravity ay pababa. So, equal to sa mass of the box times, so, lagi yung negative. Isa pang example. So, ito ay example 1. Ito ay example 2. So, kunyari, meron kang inclined plane. Tapos, yung box mo, naka-rest dun sa inclined plane. Yung force of gravity, o yung tinatawag nating weight, ay pababa. So, ito yung weight. Pababa siya. Okay? So, yan ang una nating example of force. Yung gravitational force, o simply gravity, o mas simple pa, weight. Ang pangalawang example natin ng force ay ang normal force. Ang shorthand natin sa normal force ay N, or pwede din namang F sub N. Okay? Ang normal force ay exerted by the surface to support objects on it. Okay? So, ibig sabihin, ito yung force exerted by a surface. So, pwedeng mesa, pwedeng ramp, pwedeng sahig. So, lahat ng surface na yon kung saan may nakapatong dun, yung force na ine-exert niya dun sa nakapatong na yon ang tinatawag nating normal force. Yung force na yon ay pang-suporta dun sa nakapatong na object. Ang normal force ay laging perpendicular to the surface, or always perpendicular to the surface. Okay? So, ibig sabihin, so kung example, so kung ito yung surface, at ito yung box, ang normal force ay perpendicular dito sa surface. So, ito yung normal force. So, kung ite-trace mo yan, perpendicular yan sa surface. So, ito yung box. Magbigay pa ako ng isa pang example. Okay? Ito example 1, ito example 2. So, kung ang surface mo ay patagilid or inclined, hindi pala tagilid yun, no? Tabingi. Inclined. Kung ito yung box mo, so ito yung surface, di ba? Ito yung box. Ang direction ng normal force mo, dahil pa ganito ito, no? Itong surface ay paganyan siya. So, kung ititrace mo, ito yung normal force. So, perpendicular. Perpendicular siya dun sa surface. So, kailangan, pag nagdo-drawing ka ng normal force, tatandaan mo yun, no? Lagi siyang perpendicular dun sa surface na sumusuporta dun sa object na nakapatong. So, bago ko tumuloy dun sa isa pang example ng force, which is tension, i-address ko muna ito, no? Itong common misconception about normal force. So, madalas na nilalagay ito ng bata sa mga exams nila. So, nakikita ko to madalas na yung normal force ay laging negative value ng weight. So, ibig sabihin, equal sila but opposing direction. Ito ay not always true. So, sa madaling sabi, hindi ito laging totoo. Okay, so hindi nyo pwedeng sabihin automatically na totoo yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga sitwasyon kung kailan yan hindi totoo, ha? Okay, situation 1. Okay, hindi yan totoo dito. Kapag
yung surface mo ay not horizontal. So, sa sitwasyon na yan, yung normal force ay papunta dito at yung weight ay papunta dito. So, hindi sila equal and just opposing direction. So, hindi siya ganun. So, hindi totoo itong situation na to para dito. Okay? Kailan pa siya hindi totoo? Situation 2. Hindi siya totoo if the surface is moving vertically. Hindi pala moving, no? Accelerating. Okay? Bibigyan ko kayo ng example, no? Kung meron kang elevator, tapos yung elevator mo ay accelerating, pwedeng downward or upward. So, yung kapag sumakay ka ng elevator, tapos umakyat siya. So, di ba, mag-accelerate siya pataas. O kapag yung elevator ay sumakay ka, tapos pababa na, mag-accelerate siya pababa. So, sa mga sitwasyon na yun, okay, yung normal force, so kung ito yung box mo, at ito yung normal force mo, so sa sitwasyon na yun, hindi equal yung normal force sa negative value ng weight. So yan, binibigyan ko lang kayo ng mga examples na hindi laging equal but of negative value yung normal force at weight. Minsan, magkaiba talaga sila ng value. So kailangan titignan nyo yun sa mga problem solving activities nyo. Ang clue means madalas ay kapag yung surface nyo ay inclined o di kaya nandun siya sa elevator na nag-accelerate pababa or pataas. Yun ay yung clue na yung normal force ay hindi nyo makasasolve just by looking at the weight of the object. Okay? O, ang pangatlong force na i-discuss natin ay ang tensional force or simply tension. Ang shorthand na ginagamit natin dito ay T or minsan F sub T. Okay? Ito ay forces exerted by ropes or any connecting mechanisms. So, example niyan, kunyari meron kayong chandelier, right? Ito yung roof, example. Kung ito yung ceiling, tapos meron kayong rope o lubid. So, ito yung rope. Or pwedeng namang hindi rope yan or any connecting mechanism. O sa Tagalog, sabitan. So, kahit anong sabitan. So, kung ito yung box, okay? Ang tension ay ito. Ito yung tension. So, papunta siya dun sa ceiling. Okay? Kasi yun yung humahatak dun sa box eh. So, bigyan ko pa kayo ng isa pang example ng tension. Kunwari, ito ang ceiling. Tapos, meron kang dalawang ropes. So, ayan yung ropes mo. Tapos, ito yung box. So, sa example na to, meron kang dalawang tension. Okay? Ito yung tension 1. At meron kang tension 2. Kasi dalawa yung ropes mo eh. So, kailangan i-distinguish mo yun, no? So, meron kang tension 1. Ito yun. At meron kang tension 2. So, yun ang tension. So, kung walang tension, sa mga examples na to, yung box ay hahatake ng gravity pababa. So, may gravity yan. So, yun yung sumusuporta para yung box mo ay manatiling nakasabit dun sa ceiling. So, ang tawag dun sa force na yun ay exerted by a rope or any connecting mechanism or hanging mechanism, yun ang tinatawag nating tension. Lagi siyang nakadirekta doon sa direksyon ng lubid. O, iba pang examples ng tension, ha? So, example number 3. Kunyari, meron ka uling inclined plane. Tapos may wall. Tapos ito yung rope mo. Ito yung box. So, i-label lang natin, no? Ito yung inclined plane.
Ito ay wall. Ito ay rope. Ito ay box. So, yung box na yan ay hinihila pababa ng gravity o ng weight. Palitan natin. So, weight. Sinusuportahan ng normal force at ng tension. So, yun yung mga forces exerted dito sa box na ito. So, yun yung mga force. O, medyo mahaba na yung video, kaya puputulin ko na dito. Para sa frictional forces, panoorin ang part 2.